Samantala, umaalma po ang film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan na idinidiin sa kaso ng panunulog sa isang modern jeepney sa Quezon. Kit nila, inosente sila. Balitang hatid ni Chino Gaston. Di na mapapakinabangan pa ang modern jeepney ito na ayon sa driver at mga pasahero ay sinilaban ng apat na nakabonet gamit ang isang gasera. Nangyaring insidente sa Barangay Dahikan, Katanawan, Quezon noong January 31. Pagkalipas ng ilang araw, inaresto sa isang resort, bayan ng Mulanay, para sa kriming yan, ang film director na si Jade Castro at mga kasamang sina Ernesto Orsinem, Noel Mariano at Dominic Valerio Ramos. Pero pumalag ang grupo dahil inosente sila at nagbabakasyon lang daw doon sa resort. Wala rin daw warrant ang pag-aresto sa kanila. Sabi ng pulisya, natuntun sila base sa natanggap na impormasyon ng pulisya. At kahit nakabonet ang mga sospek, nakilala raw sila dahil ang kanilang kotse ay kapareho o mano ng sasakyang gamit ng mga nanunog ng bus. Maliban dyan, walang ibang paliwanag ang pulisya sa basihan ng kasong arson na isinampan na laban kay Castro at tatlong kasamahan. Nakapiit pa rin sila sa Katanawan Municipal Police Station. Directors Guild of the Philippines, kung saan miyembro si Castro, naniniwalang inosente ang direktor at nananawagan ng kanyang agarang paglaya. Maging ang UP Film Institute, kung saan nag-aral si Castro, nananawagan na siya ay palayain at magpatupad ang mga otoridad ng patas at walang kinikilingang investigasyon. Case of arson already filed against them. They have the right naman. They will explain their side. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.